si Boboy at ang gulay. Sa isang malayong bayan sa Candelaria, may isang bata na ang pangalan ay Boboy. Palagi siyang kumakain ng karne at niminsan na hindi pa nakakain ng gulay. Palagi siyang kinagagalitan ng kanyang nanay tuwing siya ay hindi kumakain ng mga inihahanda niyang ulam na gulay tulad ng pinakbet, ginataang sitaw, talabasa at gisadong munggo. Minsan, habang nasapag, sabi ng nanay niya, "Anak, kumain ka naman ng gulay. Hindi maganda sa katawan kung puro karne lang kakainin mo." Sumagot si Boboy ng, "Ayoko, walang lasa eh. Mas gusto ko ang karne." "Sige ka, kung hindi ka kakain ng gulay, madali kang magkakasakit at di magiging balanse ang iyong nutrition at ang iyong paglaki." Tugon ng nanay. Sumagot na si Boboy ng, "Bahala na, ayoko pa rin ng gulay." Lumipas ang ilang linggo at di pa rin kumakain ng gulay si Boboy. Napapansin niya na papadalas ang kanyang paglipas sa klase dahil sa sari-saring sakit at napansin din niya ang malaking kaibahan sa kanyang katawan. Hindi naging pantay ang laki ng ibang parte ng kanyang katawan. Mas malaki ang kanyang kanang kamay kaysa sa kaliwa, mas mapayat ang kanyang kaliwang binti kaysa sa kanan, at malalaki ang daliri niya sa kaliwang kamay kumpara sa kanan. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase at kalaro. Biglang naalala ni Boboy ang sinabi ng kanyang ina, at dahil dito, napagpasyahan niya subukang kumain ng gulay. Pag-uwi niya ng bahay ng araw na iyon, pumunta si Boboy sa hapagkainan at humanap ng makakain. Hindi lang karne ang kanyang hinanap kundi gulay. Tamang-tama at kakatapos silang magluto ng kanyang nanay ng sinabawang malunggay. Agad siya sububon ng ulam at sinabi, "Inay, tama po pala kayo. Masarap po talaga ang gulay. Simula ngayon ay kakain na ako ng gulay." Ilang araw makalipas noon ay nanumbalik ang sigla ni Boboy at naisaayos na ang kanyang pangangatawan. Lumaki rin siya ng maayos. Naging masaya ang kanyang nanay sa magandang naging epekto ng pagkain ng gulay sa pangangatawan at isipan ni Boboy.